Mag-asawang di nagkaanak sa loob ng 11 years, ngayon may apat na anak na. Sundan ang kanilang miracle story. Frontliner na nagka-COVID, nakabuo ng nakakamanghang obra habang naka-quarantine. Kilalanin siya at pakinggan ang kanyang inspiring story. Estudyanteng halos di makapag-aral noon, ganap ng inhinyero ngayon. Paano ba makakaipon? Pakinggan ang mga practical tips ni Chinky Tan. Sa gitna ng pandemya, huwag malungkot. Manalig ka dahil better days are coming. Tampok sa The 700 Club Asia. Kami nag-asawa, syempre gusto namin magkaroon ng family, diba? Kung ikaw lalaki, diba, expect mo dapat magkaanak mo kayo. Expected namin na magkakaroon kami kagad ng baby. Ganun. Pero hindi siya nangyari nga eh. Kasi meron akong polycystic ovary or because, yun yung cause kaya hindi kami nagkaroon ng anak agad. And dahil doon, kailangan ko mag-fertility workup para ma-pregnant ka. That time, it's a struggle for me kasi nga, kailangan kong gawin yun palagi. Mahirap sa side namin lalaki, tayong mga lalaki. Sobrang nag-ano rin siya sa akin, naging patient na siya. And we prayed together as a couple, di ba? Tinatanong mo si Lord, but ganun, wala naman akong problema, wala naman problema, wife ko. No, I break your words, magkakaroon ako ng anak. Basta laging ganun sinasabi ko pag may negative ako naririnig. Ang dami nga dyan, wala sa plano yung pag magkaroon na anak, nagkakaanak. Eh kami pa, parang almost ready na kami, Lord, sabi ko. Si Robert, that time, parang gusto niya mag-adapt. Kasi sinasabi nila, pag kinuha mo yun, baka magkaroon ka na anak. Yun yung parang starting point na magka-baby na kayo. Sabi ko, okay lang yun. Pero nafe-feel ko na si God, bibigyan niya tayo ng anak, ng biological, na magko-conceive ako. Parang lagi ko yung sinasabi sa kanya. Thinking ko, enjoy na lang muna namin mag-asawa yung time na kami dalawa lang. So yun, nag-bear naman siya with me. And hindi niya na inulit yung ganung question. So yung parang ni-strengthen muna talaga ni God yung relationship namin, yung marriage namin, di ba? Yung bonding namin, yung communication, yung prayer. Hanggang, yun, para united kami sa prayer. And para ma-open yung understanding niya. At si God talaga yung God of miracle, di ba? Na yung faith niya rin kay God, na mag-trust siya kay God. So yun, siguro dun kami, dun nakita ni God na siya na yung nagiging center ng relationship namin. Noong 2011, parang iba yung nararamdaman ko. Parang there's something na inuunti-unti ni God. Ni-reveal na sa akin ni Lord na ito na yung ano, ito na yung year na to na magkakababy. Talagang nag-cry out ako kay God. Kahit tulog na tulog si Robert, hindi niya nararamdaman, umiiyak ako ng sobrang hagulgol. Pero iba yung pakiramdam ko kasi ano na, delay siya almost 2 months, gano'n. Ang minakikita ko nakakaiba sa kanya, lagi raw siya nangihilo. Habang nag-ano ko ng Bible that time, naano ko yung sa Psalms 113 verse 9. Sabi doon, He gives the barren woman a home, making her a happy or joyous mother of children. Kinukulit ko rin siya, pero kinasitas ka na kasi para malaman natin kung meron ba o wala. Kung meron, di mas maganda. Kung wala, di okay lang. Pag-pray uli natin. So, yung time na yun, yung nakita ko yung siya yung tumatawag, alam, parang nararamdaman ko na, eto na. Sinabi ko sa kanya, positive nga. Parang gusto ko lang ulitin sa kanya na, yung marinig sa kanya yung positive. It took us 11 years bago kami nagkaroon ng anak. Di ba may sinabi nga sa Bible na, if you delight yourself unto the Lord, He will give you the desire of your heart. And I believe na si God may purpose talaga kung bakit hindi niya kaagad binigay sa amin yung anak. Kung ang puso mo malinis, kung ang puso mo tama, ibigay ng Diyos yan. You just pray about it kasi when you pray, something happens talaga. And almost 11 years yung thank you kay Lord, parang kulang. Wala talagang imposible kay God. And if you have faith in Him, ibibigay niya sa inyo yun. Nothing is impossible. You know, Felici, what so admirable about them was that, you know, when they were trying to have a baby,
They were praying. They decided, come on, let's enjoy each other. Yes. Let's enjoy this bonding moment, our togetherness. And, you know, they delighted in that. Plus, very powerful, you hold hands together, kayong dalawa, and you pray, and you declare, and you ask God, you know, one flesh. Yes. Grabe yun. Yes. Amazing. You know, I know Robert, and talagang they were really waiting. And imagine, hindi lang isan dumating, di ba? Oh my gosh! Overflowing. Truly, nothing is impossible with God. Sa ngayon, apat na ang anak ni na Robert at Karen. At parang kailan lang ngayon, ganito na sila kalaki. You know, God bless the Nugid family more and more. And perhaps you're watching now and you're also asking the Lord for something. You're desiring for something. Sabi nga ni Robert nga kanina, he quoted that verse, if you delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. Yun ang importante na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. And it all begins with a simple prayer, a prayer to receive Him as Lord and Savior. If you're watching now and you've never received Christ as your Lord and Savior, we want you to pray this prayer and let it be the prayer of your heart. Just say, my Lord Jesus, I know you came here on earth with a mission, and that mission was to go all the way to the cross, to die and pay for all my sins. And then on the third day, you rose again so that you can give us hope, the hope of a new life. So, Lord Jesus, I come to you right now, and I surrender to you my life. I surrender to you everything. I confess all my sins. I humble myself. I bow my knee and ask for your forgiveness. Lord, forgive me for all the times I did wrong, for all the sins I have committed. And I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me every single day, so that I can live a life that is pleasing to you. Thank you for loving me. Thank you for saving me. And thank you that you today secured for me my life for eternity. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Sining at pagguhit, ito ang talento ni Verge. As early as grade 5, nag-start na akong mag-join sa mga editorial cartooning contest. Grade 5, grade 6 hanggang nag-high school and nag-college, tinuloy-tuloy ko yun. I do it for passion dahil, kumbaga, art, yun yung hobby ko, yun yung gusto kong gawin. Patuloy na hinasa ni Verge ang kanyang talento hanggang sa siya ay nakapagtrabaho bilang isang licensed architect at firefighter. Habang tumatanda tayo, exposed sa work, nagtatrabaho, totoo, sa trabaho talaga, nakaka-stress na. Ginagamit ko din talaga yung art, yung pag-doodle, pag-cartooning. Yun na din yung nagiging stress reliever ko. Yung pagiging architect, nagagamit ko pa rin siya in a way na makakapag-design ako ng fire stations bilang admin clerk. Work ko ngayon, still related pa rin sa mga previous work ko, which is serving the public. Kaya ang sarap ng feeling na makatulong sa kapwa nila. And biblically speaking, yung pagtulong mo sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, is a way na tinulungan mo din si Lord. May pusong matulungin si Verge, at naging malaking hamon sa kanyang buhay ang COVID-19 pandemic. Yung effect sa akin ay yung worry and yung anxiety kasi nasa front line tayo and marami tayong nakakasalamuha. And pagdating sa bahay, uuwi ka sa bahay. So, hindi natin alam na pwedeng possible carrier tayo. So, ibig sabihin, pwedeng mahawa din yung family ko. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nakabuo si Verge ng kanyang Facebook page na pinangalan ng Cartoon Network.
Naglalayon itong magbigay kamalayan tungkol sa lipunan at maghatid saya gamit ang cartoon na kanyang iginuhit. Create ko yung Cartoon Network with a tagline na Cartoons That Make Sense. So doon nagsimula yung pag-post ko from an editorial cartoon and nagtuloy-tuloy na yung page hanggang sa na-appreciate na ng iba and dumami na yung likes. Subalit noong May 19, 2021, nagpositibo siya sa COVID-19 virus. I am an asymptomatic case. So walang symptom pero positive ako. That makes me carrier pa rin ng virus. Yung naging battle ko talaga ay psychological. Kasi mahirap, di ba, yung makulong ka or ma-isolate ka for 3 weeks na hindi ka nakakalabas. Sa gitna ng ganitong karamdaman, mas tumibay ang pananampalataya ni Virge sa Diyos. Hindi dumating sa point na, Lord, bakit ako nagkaganito or nahawaan. Honestly, nagpasalamat pa ako instead na magreklamo kay Lord. So, bakit ako nagpasalamat? It's because to me, nakita ko siya as pahinga from work. Gawa ko din kung ano yung gusto ko, yung passion ko na ibalik ko yung desire na magamit yung aking pagka-cartooning to glorify God. While I'm on quarantine, doon ko din binago yung tagline ko. From, di ba dati, ang tagline ng Cartoon Network page ay to create art that makes sense. So while I'm on quarantine, pinalitan ko yung tagline, ginawa kong cartoons that work for the Lord. Fully minanage ko yung page and fully dedicate ko yung page na lahat ng ipopost ko ay for God's glory. Kasi naging mindset ko na before I post, pinagpipray ko na, Lord, yung ipopost ko, may like man sa hindi, I will still continue to do it for your glory. Hindi nagtagal, naging negatibo na si Virge sa COVID-19 virus. Yung feeling na matagal kang nakakulong pero lumaya ka, ganun yung saya. And what makes me more joyful kasi hindi lang ako yung naka-survive or naka-overtime. Pati yung relatives ko na close contact ko, lahat sila nung naswab, they resulted negative. Dahil sa kanyang pinagdaanan, patuloy na aktibong nagbabahagi ng salita ng Diyos si Virge gamit ang kanyang Facebook page at isang mahalagang aral, ang kanyang natutunan mula sa Diyos. Instead na nagreklamo ako, nagpasalamat ako. Kasi yun naman talaga yung sinabi ng Bible, in everything give thanks. So when it's in everything, in good and in bad, magpasalamat ka pa rin. So in sickness and in health, pwede ka pa rin magpasalamat. Yung plano niya sa atin, katulad ng sinabi sa Jeremiah 29:11, are plans to prosper us and not to harm us, to give us hope in a future. Napakaganda ng kanyang plano, kaya kailangan nating magtiwala sa plano niya kasi ang plano niya sa atin ay still the best. Si Virge chose to look at the positive side in the middle of his quarantine. Now, even if he was asymptomatic, he chose to focus on that, on the goodness of God for his life, yes. Instead of being bitter or getting upset, getting depressed. Yes, that's true. You know, yung finding the good in things, amen. Even when good is not around. Amen. I love diba? That. Oh, even when good is not around. Kasi alam niya merong good. Yes, because God is purposeful. So even our pain has purpose. Habang naka-staycation sa bahay, ang daming makabuluhang bagay tayong magagawa. Tulad ni Virge, pagdodrawing. Yung iba naman, pagtatanim. Yung iba naman, nag-aaral ng cooking o pananahi. Keep learning, ika nga. Mas mainam yan kung sasabayan natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Go deeper with God's Word by reading this book, Signpost, authored by no other than Peter Kairos. This devotional book contains 366 articles, perfect for your reflection and daily spiritual walk with God. Saan ba natin ito mabibili, Peter? Ayan, it's available on Super Gifts PH Store in Shopee and Lazada and in the Philippine Christian Bookstore branches nationwide. At bukod sa Signpost Book,
mabibili rin sa Super Gifts PH ang iba pang CBN Asia merchandise. At sa mga bumili na, naku, maraming maraming salamat. Ayan, at sa mga hindi pa nakabili, click add to cart now. Samantala, batang gustong mag-aral, bakit parang pinipigilan ng ama? Ano kaya ang dahilan? At alamin kay Chinky Tan kung paano makakaipon sa gitna ng pandemya. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Searching for a fresh start, encouragement, peace, direction. Find renewed hope and inspiration in God's promises using Signpost 366 Days of Journeying with Jesus by Peter Cairuz. Grab your copies now at Philippine Christian bookstore outlets and online stores in Lazada and Shopee. For more information, call 866-34700. How do we cope with the loss of a loved one? Nag-iwalay kami ng papa nila. Iniwan kami. Where do we start after losing a job? Wala talagang project sa events. Who do we turn to when hopelessness sets in? Maging malala na hindi makasurvive. Find healing, peace, and a fresh start in Boundless Grace on August 23 to 27 and August 30 to September 3 on GMA and witness grace at work in times of need. Sa murang edad ni Amado, siya ay naging biktima ng nakapanlulumong sitwasyon. And ako daw nung bata, nalunod, nakuha na akong patay. Dami nangyari, 3 beses ako nalunod. Tsaka dumating din sa time na nawala daw ako, sabi nung nanay ko. Hinanap nila akong saan-saan at meron lang nagsawali sa akin. Sa paaralan, si Amado ay puspusang nag-aral ng mabuti para sa kanyang kinabukasan. Nung bata kasi ako, grade 1 pa lang may medal na ako. Yun yung nagbus sa akin na may kakayanan pala ako pagdating sa academics. Patuloy ang kanyang pagiging masigasig sa pag-aaral hanggang siya ay umabot sa high school. Subalit, nagkaroon ng suliranin sa kanilang pamilya. Noong second year ako, nag-asawa sa Bicol yung ate ko, nagtanan. Nanghihinayang ako dahil supposed to be dapat pinakamasaya yung achievement. Parang sabi ko, unfair dahil may medal ako, dapat na-appreciate. Dulot nito, kinausap si Amado ng kanyang ama upang mag-aral sa lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit, nagdesisyon siyang maiwan at mag-aral dito sa Bulacan. Yun yung time na nagsimula talaga ako mag-independent at nakahiwalay na sa magulang ko. Nandito ako sa bahay namin pero ako lang yung nakatira. Pinapadala na lang ako ng pang-allowance. Nang mawalay sa mga magulang, matinding pighati ang naranasan ni Amado. Kaya lang, nakakalungkot doon. Yun yung time na hindi rin magulang ko ang nagbibigay sa noon. Nagsabit sa akin, sa dapat sila. Doon ako nagkakaroon ng sama ng loob sa mga kapatid ko dahil 6 kami magkakapatid, pinag-aaral silang lahat. Habang pinag-aaral, nagsipag-asawa. Nang makatapos ng high school, si Amado ay nagmakaawa sa kanyang ama upang siya ay pag-aralin sa kolehiyo. Dahil daw, mag-aasawa rin daw ako. Iniyakan ko tatay ko on that time na sabi ko, tay, gusto ko pong mag-aral. Pero hindi ko nakuha yung loob ng tatay ko. In short, hindi ako nakapag-aral ng college. Na-stop ako ng 1 year. Bagamat natigil sa pag-aaral, hindi sumuko si Amado na makapag-aral siyang muli kung kaya't naghanap ng scholarship at kumuha ng kursong engineering sa kolehiyo. Masayang-masaya ako dahil nakuha ko yung tiwala ng tatay ko muli. Na yung dating imili ako sa kanya, ngayon pinag-aral niya ako. Sa kabila ng mga tinatamasang suporta mula sa ama, naimpluwensyahan si Amado ng mga masamang bisyo. Habang nag-aaral ako, nandun yung bisyo, inom. Na-addict din ako sa mga online games. Hanggang sa dumadating sa time, di na ako pumapasok minsan. At may mga bisyo na talagang mas inuuna ko. Habang nasa ganoong sitwasyon, naimbitahan si Amado ng kanyang mga kaibigan sa gawaing simbahan. Iba yung experience na experience ko. Doon ko na experience, sabi ko, ang sarap sa pakaramdam na meron kang relationship sa Lord at dito ko tinanggap talaga si Jesus Christ as Lord and Savior. Dito September 26,
2010, doon nagsimula na itama ko yung sarili ko. Kayang baguhin yung buhay mo kahit na sa kabila ng kawalan ng pag-asa sa buhay, pagka nagtiwala sa kanya, kaya niyang baliktarin yung kwento ng buhay mo, lalong-lalo na pag nagtiwala ka sa kanya. Kasabay nito ang pagpapatawad ni Amado sa kanyang mga kapatid at pagsama ng kanyang mga magulang sa simbahan. Yung encounter ko sa Lord, doon ko nirelease lahat. Nung na-forgive ko sila, doon ko sinimulang mangarap. Sa tulong ng Lord, sa gabay ng Lord, hindi na dating ako ang tinutulungan. Ngayon, kahit paano ako naman yung nakakatulong at nakakapag-bless ng ibang tao. Makalipas ang ilang taon, nakagraduate si Amado sa kursong engineering at nakasama niya ang kanyang mga magulang. Bit-bit ang mga mahalagang aral na natutunan. Nagtrabaho siya bilang project engineer sa isang kumpanya at patuloy ring sinusuportahan ang kanyang mga magulang para mapagawa ang kanilang bahay. Sa kabutihan ng Lord right now at ngayon naman, yung ate ko, napaganda yung kanyang trabaho. Kaming dalawa ngayon yung nagtutulong para ipagawa yung bahay namin. Kasabay nito ang aktibong pagbabahagi ng salita ng Diyos ni Amado sa mga estudyante at hindi siya nagsasawang tumulong sa kanyang kapwa. Doon yung nag-start na naging leader ako sa church, talagang nag-serve wholeheartedly sa Lord. Doon nag-boost yung ministry na ginamit ako ng Lord dahil binless mo ako ngayon, hindi ko ipagkakait yung blessing na meron ako. At kahit hindi lang sa pamilya ko, kahit sa ibang tao, ngayon ko na nakikita kung ano yung purpose ng buhay ko. Kaya ang purpose ng buhay ko is to share the good news, to share the word of God sa maraming tao. How do we cope with the loss of a loved one? Nag-iwalay kami ng papa nila, iniwan kami. Where do we start after losing a job? Wala talagang project sa events. Who do we turn to when hopelessness sets in? Maging malala na hindi makasurvive. Find healing, peace, and a fresh start in Boundless Grace on August 23 to 27 and August 30 to September 3 on GMA and witness grace at work in times of need. In this time of pandemic, you can be part of fueling others' faith, of giving them hope, of extending them love. Be a CBN Asia partner for your donation of 500 pesos and you'll receive exclusive online access to Radical Faith, Hope, Love, an audio teaching by Peter Kairos. Faith and hope must be present each time we speak of love. Call 8737-0700 or go to partnership.cbnasia.org. How do we cope with the challenges that this pandemic brings? We can make our homes centers for learning. Enjoy life with your spouse whom you love. Give thanks to the Lord for He is good. Tap His power, strength, and provision. Get tips on Winning the Pandemic Blues, a collection of devotional videos about new ways of doing things in this new normal. For your donation of 1,000 pesos to CBN Asia, call 8737-0700 or go to partnership.cbnasia.org to become a CBN Asia partner today. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us. Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo, at manalangin para sa'yo. It's payday! Kadalasan, pag sweldo ay marami na tayong gustong pagkagastusan tulad ng pagkain, travel, bagong gadgets at marami pang iba. Pero bago ka gumastos, isipin mo munang mag-ipon o magkaroon ng savings. Ha? Paano? Huwag kang mag-alala. Tuturuan tayo ni Chinky Tan, isang batikang wealth coach. Very important talaga na pagka dumating ang sweldo, ang mindset mo is unahin muna yung pag-iipon bago gumastos. Ang formula is income minus savings equivalent to expense.
Pag binaligtad po natin, ang mangyayari niyan talaga kakapusin. Bakit? Because income is limited but expenses are unlimited. Ano nga bang karaniwang problema kung bakit nahihirapan tayong mag-ipon? Sinasabi ka nila na kulang ang sweldo nila. Sa totoo lang, kahit naman doble ang sweldo mo, kulang pa rin naman. So ano yung problema? Hindi yung kita. Ang problema yung taong kumahawak ng kita. Second reason, sinasabi, eh bata pa naman ako. Tsaka na lang mag-iipon pagka malapit ako tumanda. Malapit ako mag-retire. Well, kung gano'n ang mindset mo, eh paano na? Pagdating na panahon, huli na. May kasabihan nga, sa huli ang ano, pagsisisi. Third, sinasabi, eh sa dami nga ng gastusin ko, paano pa ako makakapag-ipon? So I always tell people, eh kung problema sa dami ng gastusin mo, hindi ka makapag-ipon, bakit hindi mo bawasan ang iyong gastusin? Halimbawa, kakain lang kayo kasama ng pamilya nyo sa labas. On a Sunday, mahina na yung limandaan sa 1,000. Lagay mo sa 1,000 sa linggo. 4 na linggo sa isang buwan. 4,000 times 12. 48,000 a year ang kinakain sa labas. Instead na kumain ng 4 times in a month, siguro subukan na natin ng kahit na 2 times a month. 2 times times 12, 24, dating 48. Ngayon 24, dating 48, ngayon 24. Magkano na itabi mo? 24,000. So ano ibig sabihin nun? Ang perang hindi mo ginastos ay dagdag income. Ito ang ilang helpful tips para makapag-ipon o mag-save. E maging mindful ka sa ginagastos mo. In other words, kailangan matuto kang magbilang pagdating sa gastos. Kasi hindi natin binibilang yung mga maliliit na ginagastos natin. Number 2, itong challenge ko. Pwede kayong sumali na meron akong tinatawag na 60,000 ipon challenge. Simula sa araw na ito, tuwing may magsusukli sa iyo ng 20 pesos, tatabi mo na yun. Hindi mo na pera yun. Kahit tamaan mo 10%, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala mag-ipon. Third, ang tanong lang talaga kung anong priority mo. For this year, kung nagkagipitan, wala mo ng bakasyon. Wala mo ng upgrade ng self. Wala mo ng kain sa labas. Iisipin natin, marami tayong pwedeng pagdukutan ng pera, pero hindi lang tayo conscious. The Bible encourages us to be faithful. Diba? In terms of, he who is faithful in the little things will be entrusted with more. But he who is not faithful with the little things will not be entrusted with more. Lahat ng lumalaki ay nag-uumpisa sa maliit. So mag-umpisa ka sa maliit, mag-ipon ka na maliit. At habang ikaw ay nag-iipon, darating ang panahon, makapag-ipon kang malaki. The Bible says, di ba, just like the ant, they save for a what? Rainy day. Ganon din dapat tayo. Hindi natin pwedeng isipin na ubos biyaya tayo. Di tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kung ano pang pinagkatiwalaan, gusto niya tayong ika ngayon maging mabuting ano, tagapangalaga, tagapangasiwa. We are called to become faithful stewards, just like the ants. Alam mo, if we live that kind of lifestyle, if I knew that way, way back, you know, yung sinasabi ni Chinky, yeah. Now I can testify, you know, hindsight, totoo yan. Yes. Totoong totoo yan. It's just that you think, you know, when you're earning a salary, you think it's never gonna end. Yes. But there's a time that it will end. Kaya sabi niya, you cannot say to yourself, ah, bata pa ako, tsaka na. Abang nagsisave ka, sabi mo, better days are coming. Amen. Amen. Eh, totoo yan. Yeah. Totoo yan. Because when tough days comes, ready ka. Oo. Thank you, Chinky Tan, for those practical tips. Ngayong panahon ng pandemic, huwag tayong matakot at mawalan ng pag-asa. Tumingala tayo at manalig kay Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Kasama siya ng mga Israelita noon at kasama natin siya hanggang ngayon. Zephaniah 3 verse 17 says, "For the Lord your God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs." Bad days and pandemic days will soon be gone. Keep calm, pray and worship God. With Jesus, better days are coming. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more! When I entered college, I really thought that it was a simple equation of money plus intellect plus talents plus kindness equals survival. Noong bata pa siya, ay madalas siyang ikumpara ng kanyang mga magulang sa ibang bata, kung kaya't nag-aral siyang mabuti at naging achiever siya. Natakot na siyang magkamali.